Welcome, welcome, and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Leo. Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Leo. Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Leo. Ano yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong fire. So, nakikita ko dito yung pagiging mong confident. Okay, hindi ka nawawala ng pag-asa. Kumbaga, matapang ka. Meron ka ditong kadiling na Aries. Yun sa Sagittarius, okay? Nafe-feel ko dito na yung bang tipo na once na meron kang kinakaharap ng pagsubok, hindi ka madaling sumuko. Ikaw yung tipo ng tao na ano ka lang, mag-aang kang kasama. Ayan. So, meron ka talagang kadiling dito na Aries, okay? Kumbaga, kung meron ka ditong kadiling na Aries, pareho kayo ng hilig, pareho kayo ng passion, okay? Nakikitaan ko dito na nagiging maayos o balance eh. Kasi kung makikita mo dito, ano, meron ditong shadow nito, no? Then ito, okay? So, katuwang nito. Nakikitaan ko dito yung tapang, okay? Kumbaga, no, once na kayong dalawa ay nagsama, andun yung determinasyon yung dalawa. Ito rin nakikita ko. Once na meron kayong mga plano na gusto, dire-diretso, hindi matitibag, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito yung powerful couple. Yung iba sa inyo na hindi halos lahat. Kasi nakikitaan ko dito na may pagtitiwala ka sa kapartner mo at ganun din siya sa'yo, okay? Ayan, ito rin nakikita ko dito. Kung meron kang kadiling na Aries, ano? Meron ditong Jupiter. So, nakitaan ko dito yung paglago mo, okay? At paglawak nyo, okay? Kumbaga, balanse kayo dito. Ito lang nakita ko. And then, nakitaan ko dito na nagkakaroon ka dito ng maraming kaalaman or pwedeng sabihin sa inyong dalawa na nagbibigayan kayo, give and take. So, may paglago na nangyayari kasi balanse. Meron ditong house 1. So, nakitaan ko dito, no, yung pagiging inyong individual sa isa't isa, ano, nagkakaroon ka dito ng motivation para dito sa tao na to, at ganun din siya. And then, nakikitaan ko rin dito na iba yung adhikain nito sa buhay, na kung saan, ano, nagkakaroon ka ng inspirasyon sa tao na to, at ganun din siya. Kaya nakikitaan ko dito yung paglago, eh. And then, nafe-feel ko dito yung iba sa inyo, meron ditong isisilang, meron ditong magbubuntis, okay, ito lang nakikita ko. Kumbaga, yung pinakikita mo sa tao na to, ganun din yung pinapakita niya sa'yo. Okay, meron kayong pagkakaunawan sa bawat isa. Kaya nabibil ko dito, ano yung balance eh. Ito na yung nakikita ko. So, meron ka dito na house 4. So, nakikita ko dito, no, kung bakit nagigikang ganito dahil sa kinalakihan mo. Okay, ito yung ugat kung bakit nagigikang maayos makisama sa kinakasama mo. At ganun din siya, okay? Meron kayong kultura na ginagawa or kumbaga, no, maybe lumaki ka sa maganda at maayos na pamilya, maganda yung pagpapalaki, kaya maganda rin yung ipinapakita mo dito sa tao na to, na kung saan, ano, itong tao na ito ay nagkakaroon ng malaking respeto sa'yo, okay? Ito lang nakikita ko. So, nakikita ko dito yung comfort nyo sa bawat isa, okay? Meron dito na kapayapaan, okay? Nagkakaroon kayo dito ng kapayapaan sa tahanan ninyo. Kaya nasabing powerful couple kasi maganda, maganda yung samahan nyo, okay? Pinapatibay nyo ang bawat isa. Kumbaga, may pagtitiwala kayo sa bawat isa. Independent, masyado kayong independent at nagtitiwala kayo sa bawat isa. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, give me the message, ano pa yung mensahe? So, yung iba naman sa inyo, house 10, meron dito, disiplinado, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito na meron kayong mga sinusunod, okay? Pwede rin sabihin na pareho kayo ng pag-uugali, ano? And then, nakikitaan ko rin dito sa mga ginagawa nyo ito, na-accomplish nyo, na pagtatagumpayan nyo yung mga plano nyo. Ito lang nafe-feel ko sa inyo. Kumbaga, yung paghuhubog nyo sa isang pamilya, kung kayo man ay mag-asawa dito, no? Or magkasintahan kayo dito. Andun yung mga plano nyo, andun yung maybe nag-uusap na kayo ng mga plano nyo sa bawat isa, nagkakaunawaan na kayo dito. And then, nakikitaan ko rin dito, no? Masyado tong protektado sa'yo at ganun din tong tao na to sa'yo, okay?
masyado tong protektado sa'yo at ganun din ikaw dito. Ito lang yung feel ko. Kung baga yung iba sa inyo, maganda yung karera. Ito lang yung feel ko, no? Pareho kayong maganda yung karera sa buhay. Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, meron itong workaholic, okay? Kumaga, no? Pareho kayong workaholic dito. And then, meron ditong creation. So, nafe-feel ko dito na meron kayong solid foundation sa bawat isa. And then, nafe-feel ko dito yung pagiging magaan. Magaan itong kasama. Ayan, ito lang yung nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, nakikita ko dito na nagiging busy sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Workaholic tong tao na to. Ito lang yung nafe-feel ko. Or pwede rin sabihin ikaw, okay? Give me the message. So, nakikita ko dito na handa kayo. Or pwede rin sabihin na masyado itong positibo, ano, prayer. So, hinihiling mo to. Kung isa ka man single, ano, ito yung ma-attract mo. Kung meron ka man kakilala na Aries, meron dito kang ma-attract na Aries. Yung iba sa inyo, ano. Ito lang nakita ko. Ikaw man ay isang single, ma-attract mo to. Okay? Nausan, ano, matagal mo na itong pinagdadasal. Hinihiling mo na to. And then, na-feel ko dito yung iba sa inyo. May distance. Okay, pwede makilala mo to online dun sa iba, no? And then, nakita ko rin dito, may kaibahan sa inyo eh. Yung isa na sa city, yung isa na sa province, yan. Ito lang nafe-feel ko. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito yung abundance na parating. Ayan, give me the message. Ano pa yung mensahe? Tumalsik to. Wisdom. So, nafe-feel ko dito na marami tong karunungan. Okay, ito lang yung nakita ko. Marami siyang karunungan na kung saan anong pwedeng matutukas dito sa kaalaman niya dito kung paano niya hinaharap ang buhay ng positibo. Then, na-feel ko din dito, ano, meron ditong nasa ibang bansa or pwede rin sabihin meron ditong travel na parating, okay? Ito na yung naiita ko, meron ditong gumagamit ng white sage, okay? Yung nagtataboy ng bad spirit, kumbaga insenso. Na gamit ito ng ganun, okay? Para itaboy-taboy yung mga negative entity. Ito lang yung nafe-feel ko. Ayan, tinan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Give me the message. Ano pa yung mensahe dito? Yan, heart. Kumbaga, nafe-feel ko dito. Yung lalim ng nararamdaman ng tao na ito, yung pag-ibig niya sa'yo, masaya siya sa piling mo. Ito rin naitaan ko. Meron ka mang kadiling na Aries, masaya to sa piling mo. Okay? And then, naitaan ko rin dito yung pagiging nito, caring, and then yung pagiging affectionate nito sa'yo, okay? And then yung pagmamahal, ayan. Kumaga, lumalaki yung puso niya para rito, para sa'yo, ayan. Give me the message. Kumbaga, andun yung pagmamahalan sa bawat isa. Meron dito na kahit, so yung iba sa inyo may vacation na mangyayari or pwede sabihin meron kang kausap online, pwedeng ibang lahi, meron dito magbabakasyon patungo sa'yo, ito lang yung nakikita ko. Dun sa iba, no, hindi halos lahat, meron ditong tipat. So meron ditong malalim na pakikipagkaibigan, okay? Yung iba sa inyo, meron ka ditong kaibigan na andyan pa rin sa'yo, okay? Kumbaga nagigitong tapat sa'yo. Ayan. Meron ditong feather. So, nakikitaan ko dito, no? Meron ka din ditong tao. Yung iba sa inyo, na-disappoint ka din sa tao, no? Kumbaga, hindi. Yung bandi po na nakikitaan mo to na hindi dapat dumipende dito. Ito lang nakikita ko kasi nakikitaan mo to na hindi sincere sa kanyang mga sinasabi, okay? Ito lang nakikita ko. Yung iba sa inyo, no? Hindi halos lahat dito sa feather. Meron dito ang tao na hindi sincere sa kanya mga sinasabi, kumbaga hindi siya pwedeng, yung matipong hindi ka dapat dumipende dito kasi pwedeng tanggalan ka nito. Ito rin nakikita ko. Or pwede rin sabihin, nakikita mo na to ng gano'n na hindi siya sincere. So meron dito ang butterfly. So nakikita ko dito yung pagbabago. Pero yung pagbabagong ito ay mabuti para sa'yo, okay? Give me the message. Then, naitaan ko rin dito, no, ikaw ay malalim mag-isip, okay? Kung baga, no, malalim ka mag-isip, ito rin nakikita ko sa'yo. Once na meron ka mga ginugusto, iniisip mo to at pinagpaplanuhan mo to kung paano mo to makukuha. Meron ditong cups, nakikita ko din dito, no, tinatanggap mo rin
yung mga criticize ng tao sa'yo. Kumbaga, no, okay lang, yung tipong ganun, hindi ka nakikipag-deal sa mga ganun, kahit halimbawa binabati, kasi ka sinasabihan ka ng mga kung ano-ano, dinidad mo na lang, okay? Okay, tinatanggap mo, then, tinatanggap mo siya. Then after, tinatapon mo din. Hindi mo siya sinasakop. Italay na kita ko. Hinahayaan mo ang tao na batikusin ka, pero hinahayaan mo na lang din sila. Kasi ganun yung kanilang paniniwala. Kumbaga, hindi ka nakikipag-dealing sa mga ganun, okay? Italay na kita ko. Kumbaga, ikaw, malaki yung respeto mo sa sarili mo na hindi patulan yung mga ganun klase ng tao. Ganun ka. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Nasi-feel ko dito yung malaki yung respeto mo sa sarili mo. Kaya hindi mo hinahayaan to, okay? Napalalain pa. Meron itong wealth. So, nakikita ko dito yung kasaganahan na parating sa iyo, okay? Kumbaga, meron itong magandang pagpapala, biyaya, or pwede niyong sabihin pag-angat sa buhay. Ayan, meron dito na. So, yung mga problema mo, no, yung major na challenge sa buhay mo, yung ma-overcome mo. Ito lang yung mensahe. Kumbaga, temporary lang yan. So, throne. So, nakita ko dito yung position of authority na kung saan, ano, yung paninindigan mo, okay? Kaya, nare-receive mo dito yung respeto. Okay, kahit kinikriticize ka dito, deadma ka na lang. Kasi alam mo yung pinaninindigan mo. Ganun ka, okay? Excuse me po, Bear. So, ingat ka pa rin, ano, yung iba sa inyo, mag-ingat ka kung saan mo ilalagay itong pera mo. Kasi, pwedeng may mawala or pwedeng merong kumuha, okay? So, pinag-iingat ka lang dito kasi nafe-feel ko dito merong kang ganid eh. Ganid sa paligid mo or pwedeng magnanakaw, okay? Tingnan pa natin. Meron ditong wedge. So, nakikita ko dito, no, na meron ka ditong kaibigan. Yung mali po na meron ka ditong kaibigan na hindi totoo. Hindi halos lahat sa part na to, no. Yung tipo na kung ano yung meron ka, gusto din niya makuha. Ganun. Kung ano yung mga ginagawa mo, ginagaya niya. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, wala siyang originality. Okay? Bumabase siya kung ano yung mga gusto mo. Ganun. Ganun yung nafe-feel ko dito. So, chair empty. Yung iba sa inyo, no, meron ka dito mal sa buhay na umalis. Okay? Umalis sa buhay mo. Or pwede rin sabihin na iniwan ka, na mayapa. Or pwede rin sabihin na yung iba sa inyo, abyudo, byuda. Okay? Meron dito chair empty. Pero ganun pa man, no, nakikita ko dito yung pagbabago. Meron dito Year of the Dragon. Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, yung sinabi ko kanina, no, pagbabago, ayan, meron ditong pagbabagong parating sa'yo. Kumbaga, itong pagbabago na ito ay ikabubuti, okay? Kung nakakaranas ka man ng pagsubok ngayon, may dahilan yan dahil patungo ka sa ikabubuti mo, okay? Meron ditong happiness na naghihintay, renewal, patungo sa'yo. And then, nakikitaan ko dito na may paglago magaganap sa'yo, okay? Ito lang yung mensahe. Thank you for watching and love and peace.